Ayan. Magandang araw sa inyo lahat mga ka-techno. Welcome ulit sa ating channel. So meron po tayong bagong video ulit. So bali yung video natin mga ka-techno, bali refresh lang ito, no? Marami na akong mga ginawa na ganitong mga problema. Pero ginawan ko to ng mas updated or mas magandang version kasi nga marami nagreklamo dun sa ating ginawa, no? Hindi daw gumana nung sila ay sila yung nag-execute. Maraming nag-comment na palpak daw yung ginawa natin. So ito papa papatunayan natin mga ka-techno na gumagana yung ating technique sa ating troubleshooting sa mga unit na mga ganitong mga problema. So bago po lahat, shoutout muna sa ating mga kaibigan, no, nagpa-shoutout. Shoutout kay sa aking kaibigan na si Damicatronic Buddy. Shoutout sa iyo bro. At kay Jewel Patricio from San Jose Antique, shoutout. Wish Josetech, isang tech vlogger, no, shoutout sa iyo master. Tech Me Repair from Pandi, Bulacan, shoutout. Yao Beats TV, AE Technician from Sapang Palay, Bulacan, shoutout. JR Tech PH from Batangas, shoutout. NR Tech from Mindanao, Iligan City, shoutout sa iyo bro. Jojo Tech, isang tech vlogger, shoutout sa iyo master. At kay John Fabregas Paliblé from Jansel Electronics Bats. At kay Arnie Lewis from Santa Ignacia Tarlac. So shoutout sa inyo lahat mga ka-master at sa mga grupo natin doon sa electronics technician, no? Shoutout sa inyo lahat mga ka-master and samahan nyo pa at bibilisan natin to. Yan, magandang araw sa inyong lahat mga paps. So meron tayong gagawin ngayon. Ito isang sharp na 32 inch LED TV, no. So yung problema nito, very common to sa very common to na problema sa may sharp na brand. So ito yung problema niya, naka standby blinking red lights yung ating yung problema niya. So saksak natin. So isaksak natin tapos patayin ng remote. Ayan, may remote na tayo. So power on natin. Power on, gonggong, bakit ayaw mag-power on? So dito na lang tayo, may button naman to dito sa may likuran mga katik eh. Pakasira yung ating remote, pabihirang i-remote yan. Sana yan. So pindutin natin yung power button sa may likod. Ayun. Ito yung problema niya. Nabiblinking red lights. So marami na po tayong mga ginagawang ganito or mga video na ganitong problema. So ngayon liliwanagin ko lang kasi marami kasi nagre-reklamo dahil nga matapos nila magawa yung hard reset hindi daw gumana, palpak daw. So ito ngayon ulitin natin para maging klaro dun sa ating mga viewers na kung paano yung tamang execution or procedure nito. So bunutin muna natin at ating buksan. So ito na, nabuksan na natin. So ito yung kaniyang laman sa may kaniyang loob. So yung main power supply, LVDS, ribbon, top board, main board. Ayan. So pala ito yung kaniyang model. Pakita natin para klaro talaga at may guide, no? So yung model nito ay LC-32LE267M. So ayan. So gusto ko lang natin na clear or kaklaruhin yung ating ginawa mga katik, no? So bago pala mag-execute dun sa ating gagawin na pag-hard reset dun sa ating mga previous na video na maraming question, check nyo muna yung backlight kasi kahit anong pindot nyo sa may hard reset dyan kung may problema yung backlight paano iilaw yung ating unit. Sabi naman ng iba, nagkukulay green na naman pero walang display pa rin makikita sa panel. So wala nga tayo makikita dyan kapag may problema sa may backlight. So ito yung kanyang supplier connection niya papuntang backlight. So first yung huwag nyo munang gawin yung hard reset kundi check nyo muna yung backlight kasi makukurap yung kanyang memory nito. So yung memory nito, asa na yung memory? Nasa yung memory nito, nasa may likod niya ng ating mainboard. So sa pag sharp kasi ito yung mga common problem ng sharp, no? Kapag nadaanan siya ng pitong or anim na brownout na nakasaksak siya or naka-under yung unit tapos biglang mawawala yung kuryente,
6 na beses eh magiging corrupt, magkukurap yung kanyang memory, yung kanyang system. So isa, pangalawang dahilan rin, nakasaksak yung unit tapos naka-under siya, tapos biglang bubunutin yung kanyang cord sa may outlet. Ayan, biglang bubunutin na hindi pina-power off yung ating unit. Diretso na lang ng bunot. So, 6 or 7 bunutan yan ay magre-red lights, blinking red lights yung ating unit kasi nga makukurap yung ating memory. So, sa Sharp lang po ito mga ganitong problema mga katekno. Wala po tayo makita na ganon sa may anong ibang brand. So, dito lang talaga sa may Sharp, no? So, yung gawin natin nito kasi nga na-check ko na yung kanyang backlight. So, sinek natin yung ating backlight tester. Ayan. 48.2 yung supply. So, buo naman yung backlight. Milaw naman yung kanyang backlight. So, pag ganon, pag okay na yung backlight, pwede nyo nang gawin yung pag-hard reset nito. So, siguro na marami na tayong ginawang video nito. So, ito, ulitin ko na lang para maging klaro, no, sa ating mga viewers. So, pag hard reset nito, ikutin muna natin yung ating unit para hindi tayo mahirapan. So, ito na. Sa pag-hard reset nito ay dito. Kung napansin nyo dito sa may ito, meron tayong key, joystick key, tapos ito, power button. Ito yung kanyang menu. Yan, joystick. Nabunot ba natin yan? Tapos, ito yung kanyang power on na button. So, ang gawin natin dito, ito yung gagawin natin dito. Simple lang. Meron naman tayong ginawa nito, no? So, long press natin itong kanyang joystick button, tapos sabay yung ating power button. Pag sabayin natin itong dalawang ito. So, long press natin, tapos sabay saksak sa may unit natin. Tapos magkukulay, maghalo yung kulay, magpapalit-palit na kulay yung ating sana yun, pula at saka green. Tapos release natin. Tapos ito, up, down, up, tapos long press yung ating joystick na key. At hayaan natin hanggang umilaw yung ating panel. So, natandaan nyo mga katek, no? Long press yung ating joystick button, tapos yung power button. Pagsabayin natin yan, long press, tapos up, down, up, then long press yung ating joystick button hanggang sa umilaw yung ating panel. So, kakailanganin natin yung tulong ni Jones nito. Jones, pwede bang ikaw yung magsaksak, Jones? So, sasabihin ko sa iyo, Jones, na sasaksak mo na, ha? Hawakan mo yan. So ito, long press natin. Sabayin natin to. Long press natin. So saksak mo, Jones. Yan, nakasaksak na si Jones. Tapos tingnan natin kung maghahalo yung kulay na pula at saka green. Ayun. Pansin nyo mga katek, nagpapalit-palit ng kulay yung pula at saka green. Tapos nagdidim yung ating backlight. Tapos release natin yan. Tapos up, down, up. Tapos long press natin hanggang lumabas yung factory settings ng ating unit. Ayun, lumabas na. Tapos paglabas ng factory settings, i-release nyo yung joystick sa may likod. So ito na, napalabas na natin yung factory mode o factory settings ng ating unit. So ito na, gamit tayo ng remote kasi hindi ko na-try na yung sa button mismo yung gamitin. Kailangan talaga ng remote. So, kung makikita natin dito, ayan. Labas na yung kanyang factory mode. So, nasa my page number 1 tayo, no? So, punta tayo sa my page number 9. So, ito na lang. Saan kaya yung palipat nito? Hindi, nakalimutan ko na kasi. So, yung scroll down pala siguro ito. Yung papalit-palit ng page dyan. So, subukan natin. Up. Ayun, ito pala. So, punta tayo. Yun. Punta tayo sa may. So, yung papalit ng page dito sa may kanyang scroll. Punta tayo sa may page number 9. Ayan. Page number 9. So, ito. Nasa page number 9 na tayo, no? So, tingnan nyo ito mga katek. Yung normal nito, lamp error reset, dapat naka-0 yan. So, itong lamp error stop, naka-0 siya. So, ang gawin natin, itong lamp error reset,
eh gagawin natin zero yan para maging back to normal yung ating unit. Tapos parang marireset na yung ating memory. So ito yung dahilan kung bakit nagiging blinking red light siya, dahil may error na siya, you know. Yung naka 5 siya, dapat 0 yung normal nito eh. So dahil sa pagabunot or nadaanan ng brown out, ayan, nagkaganyan siya, naging corrupted yung memory. So yun. So ito, sa paglipat naman yan, ay dito tayo sa may channel. Down tayo. Yan. Tapos, yung lamp error reset, para maging 0 yan, ay enter natin. Ayun. Naka-0 na siya. So magkatapos nito, balik tayo sa may page number 2. Para ma-save natin to. So page number 2, ayan. Ay mali. So scroll up tayo para maging balik sa page number 2. Ayun. Tapos meron tayong makitang factory init Philippines. So ang gawin natin dito, enter natin yan. Enter. Ayun. Pagkatapos ng enter, enter ulit para maging okay. Ayan. Tapos bunutin natin yung plug niya. Bunutin natin. Tapos magbilang tayo ng 5 seconds. Bago natin isaksak ulit. So 5, 4, 3, 2, 1, 0. So ito, pwede na siguro yun. So saksak natin ulit yan. Saksak natin ulit. Pinutin natin yung kanyang power button sa may likod. Ito, pakita natin. Ito yung power button niya. So pinunit natin. Ayun, nagkukulay green na siya. Pansin nyo mga katek, nagkukulay green na siya. Ayun. Ayun oh. Naging back to parang nung first na siguro nabili yung nakabili na yun ng unit, eh magsisit up tayo. Ayun, napansin nyo kapag nakabili kayo ng brand new, kasi hindi ko na experience kasi hindi ko nakabili ng brand new TV. So para magsisit up tayo ulit nito. Ayan o, yung language nya English. Tapos set up natin ang English. Eh nako, sira pala yung aming ano dito, yung aming antena. So saglit lang, matapos natin to, eh gagawin natin mag input tayo ng video or EB. So okay, enter natin yung English na yan. Tapos home, ayan, nag auto program na siya. So hayaan lang natin na matapos yan. Tapos kung wala, dahil nga isira yung ating antena, wala tayong makukuhang kahit lagyan pa natin, wala tayong makukuhang signal dyan. So antayin lang muna matapos natin yan. Ito, balik siya sa my channel 1. Tapos lipat naman tayo sa may input niya mamaya. So papost ko muna to para hindi tayo matagalan kasi nag-counting pa yung ating ayun, auto search. So saglit na, post muna natin saglit. Ito na, so continue na tayo. Natapos na yung pagpa-auto search natin, no? So makikita natin dito, yan, kahit anong lipat natin dyan, eh talagang nasa channel 1 lang yan kasi nga walang na-save na signal kasi walang antena, hindi natin nilagyan kasi sira nga yung antena natin paulit-ulit, no? So ito, gawin natin dito tayo sa may ano, source natin sa may AB na lang para mas madali, papadali tayo. Input. Ito tayo sa may input 1. Input 1, ayan. Yun, tapos patayin ang player saglit. Sandali lang at kasi 5 ng hapon mga katek, magkuklose na kami. So bibilisan lang natin saglit oh, para matapos natin. Baka abutin tayo ng bukas eh, magdududa yung ating mga viewers bakit iba na yung mabuti ng ibang araw. So ito, sandalisan natin saglit lang. Yan, naka-heavy na. Power on natin. Yun. Naka-play na ba? Isang input kayo na nalagay natin. So, lipat tayo ulit. Input 2. Paka sa input 2 tayo. Hindi pala. Bakit ayaw mag-input ng... wala pa rin. Saglit lang.
Saglit lang. Ba't napabagal ang hinayupak na to ah. Video. So yun pala, input for yung ating video. So ayan, naka-play na siya. Naka-load na rin. So antayin natin saglit, naka-loading kasi. Pambihira, ayan, makisama ng hinayupak na to. Tumabadali tayo. So ito na, naka-play na pala. So play natin yan. Ipos na to, Jones. So hindi ko na patatagalin itong mga tek. And hanggang dito na lang po yung video natin kasi 5 PM na ng hapon. So maraming salamat sa inyong lahat. May God be with us always. Thank you so much. Peace out.